pagsasanay patungkol sa pagiging tapat at mabuting katiwala ang pinangunahan ng North Philippine Union Conference Stewardship Ministries sa Northern Luzon Mission. Ang nasabing pagsasanay ay dinaluhan ng local church leaders at nagbigay ng mga mahalagang aral at inspirasyon sa kanilang patuloy na pagtatapat at paglilingkod. Ang balitang may pag-asa, ihahatid ni Lea Shane Louie. Sa Stewardship Educators Training, nagtipon ang mga district at church leaders upang pagyamanin ang kanilang mga kaalaman patungkol sa stewardship. Ito ay isang espesyal na okasyon na naglalayong magbigay ng lakas at kasanayan sa kanila upang masiguro ang epektibong pagpapalaganap ng stewardship sa kanilang mga komunidad. Matapos ang pahayag ni Pastor Gaspar Rabang tungkol sa kahalagahan ng pagsasanay sa stewardship, binigyang diin naman ni Pastor Jerry Estabilio ang mga benepisyo ng nasabing training sa pagpapalakas ng mga kalahok sa kanilang pananampalataya at paglilingkod. Ang stewardship ay tumutulong para ipisulong ang misyon ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagka-training at pagkakandak ng mga education programs sa ating mga members at sa mga leaders ng ating church. So, ang kahalagahan nito ay yung mga trainings na ginagawa natin sa mga leaders ng ating church ay ating magiging katuwang sila na ma-relay ang mga importance ng stewardship principles, mga practices na ayon sa ating mga fundamental belief para sa mga local churches. Samantala, isa sa mga participants ay nagbahagi ng kanyang personal na karanasan. Malaking bagay po ang aking natutunan sa pag-attend ko sa seminar na ito. Ako po ay muling napalalahanan sa kalagaan ng pagtatapat sa Panginoon, sa lahat ng mga bagay na ipinagkatiwala niya, ang pera, panahon, buhay, at ang kalagaan ng isang masayang Kristiyano na naghihintay sa malapit niyang pagdating. Ipinahayag ni Pastor Gaspar na ang kasalukuyang pagsasanay sa stewardship ay hindi nagtatapos roon. Sa halip, ipinunto niya na inaasahan niyang ito ay magiging simula lamang ng iba pang mga pagsasanay sa hinaharap. Pagkatapos itong level 1 ng stewardship educators training ay atin pong isasagawa sa susunod na training upang i-upgrade natin, palakasin natin. Susundan pa ng iba pang pagpupulong ang nasabing training at ang mga kalahok ay inaasahang ma-equip upang maging mga tagapagturo rin sa kanilang mga lokal na simbahan at distrito. Sa pamamagitan ng kanilang pagpapalaganap ng kaalaman at kasanayan sa stewardship, nagtatagumpay ang programa sa layuning palakasin ang kamalayan at kahandaan ng mga individual na maging epektibong tagapamahala ng biyaya ng Diyos sa kanilang mga pamayanan. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako si Lea Shane Louie para sa Hope Today, NPUC News.